ngayon, uunahin po natin itong usapin sa presyo po ng bigas dahil earlier today sa ating pong programa, laman po ng ating balita na doon sa Bicol Region, may mga reports daw po na umaabot na ho ng higit 70 pesos per kilo ng mga pangkaraniwang bigas po lamang. 60 to 75 pesos. Opo. Maganda umaga po sa inyo, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sir. Magandang umaga, kasamang Ted, Chacha, sa lahat po na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Opo, meron pong reports ngayon yung grupo ho ng Bantay Bigas tungkol nga dito ho sa presyo ng bigas in Bicol Region. At ngayon nga din po, napansin din po namin sa inyong bantay presyo, ang presyo po ng bigas ay mahal. Ano ho ang tugon dito ng ating pong kagawaran? Kahapon po ay nagpulong sa National Price Coordinating Council at isa po yun sa napag-usapan yung trend po ngayon ng presyo ng bigas. At nakita po natin talaga na meron pong pag-angat sa presyo po ng bigas. Tayo po ngayon, ang kagawaran po talaga ay nakatutok po para masigurado na manatiling mataas po yung ating una, yung production. Dahil last year po ay nakapagtala tayo ng 20 million metric tons. Ngayon po, kasamang Ted, may challenge tayo sa El Nino. At ang gusto po natin ay masigurado una na masustain po natin yon or kung ano malimitahan ang epekto ng El Nino at mabigay yung suporta sa ating mga magsasaka kagaya po ng binhi, ng pataba, ng patubig, lalong-lalo na po ngayon yung mga ating mga small-scale irrigation project. Opo. Sir, ang inyo pong inuuna muna magkaroon ng supply. Ano po? Tama po yun, Sir Ted. Opo, and then yung presyuhan po, paano ho kaya yon kung sakasakali? Bagamat may supply nga, pero ultimo ho nga dito sa regular milled na lang, 53 na po sa inyo po ditong bantay presyo, sir. Yes po, yan po ay pinag-uusapan at itatakel po ng atin pong, kasi mayroon po tayong mga task forces at sa mga kabinete po natin, yan po ay pag-uusapan kasi kasama po natin dapat lahat ng ahensya ng ating pamahalaan sa pag-handle po ng issue pagdating po sa presyo. Opo. Pero ngayon po, wala na ho sa inyong radar ang either SRP o price cap ulit po, ASEC? Sa ngayon ay hindi po yan muna pinag-uusapan. In-announce na rin po yan ng ating kalihim. Ang talagang inaayos muna po ngayon, ang binibigang focus po ay talagang yung ating supply. O, sige po. Sir, dun po sa imported rice, ito hong galing ng India, ipinabot namin doon sa nai-refer ho ng inyong tanggapan sa Panayam, pero hindi siya makasagot eh. Yung pong ilang mga importers ng bigas, nakikilahok doon po sa window para makakuha po ng alokasyon sa rice from India. Mukha daw ho, ang report lang po sa amin na mukha daw pong meron pong grupo lamang na nakaka-corner nito pong importasyon ng bigas from India. Sir, ito kayo nakaabot na po kay Secretary? Wala pa pong report na at least sa level po namin. Ipapalam po namin ito kay Secretary. Ipapalam rin po namin sa aming pong Bureau of Land Industry para po matingnan yung ganito pong usapin. O, sige po. Salamat po. And then, ASEC, amin po nakapanayam. If you recall, di ho ba nag-interview po tayo at nabanggit namin yung problema po ng mga Benguet traders and farmers doon sa talamak na smuggling ng galing po China ng mga gulay. And ang kanila pong issue nga ay kung maaari magkaroon ng task force against smuggling po. Ang DA, interagency po ito. Nagpadala ho naman daw nang tauhan kayo doon, pero ang kanya pong sinasabi nung aming makapanayam, mga kanilang spokesperson, na wala pong maisagot na klaro yung nagpunta doon at sabi po, sila pa ang kinukuna ng informasyon, pinahaharap ng informasyon kung paano po mahuhuli mga smuggler. Yung pong actual na sinabi sa amin, sir. Sige po, hahanapin ko po yung report na yun at kakausapin din po namin si ASEC Layo at alamin kung ano yung naging nangyari po doon. Bumalik na ho ba si ASEC Layo? Kasi yung balita ho namin, si James Layo po ay wala na ngayon sa DA.
Wala pa naman pong lumalabas na kautusan. Wala na po si ASIC Lion sa amin. So sino po sir ang ano, kung sa ngayon, ito pong sinasabi na task force, sino ba in charge ito po ngayon, ASEC? I-check ko po, Sir Ted, kasi ang nasa record po namin si ASEC Layog. Meron naman din po mga iba pa na tumitingin. Balikan ko yan, Sir Ted. Opo, opo. Kasi po ang sinasabi po nila dito, sir, ha, sa amin pong actual na panayab, no? Pati daw po yung taga-Bureau of Customs, Customs La Union daw po yung pumanig doon, sinasabi po sa kanila na mahirap yan, kinakailangan malaman nyo eksakto kung anong container, yung may laman na smuggled. Ang binanggit po dito ho nila Ma'am Agot, paano namin malalaman yan? Hindi naman namin trabaho yan. Trabaho ito ng gobyerno, ito nga po. Yun lang po sana ho ang aming gustong ipaabot sa inyo na na hindi ho maganda naging bunga ng sinasabi pong konsultasyon sa mga traders and farmers in Benguet sa usapin po ng smuggling. Noted po dito, kasamang Ted, at kakausapin din po namin sa regional field office para makakuha po ng additional information. Opo. And we'll definitely look into opo. This concern. Ay, salamat po. Salamat po na marami. So, ASEC, ano ba ang stand rito ni Secretary Chu Laurel? Sa usapin po ng smuggling ng agricultural products, ano ba ang kanyang, ito ba'y nasa ano niya, sa priority? Una po ito, tama po kayo, isa po ito sa mga prioridad ng ating kalihim na makipagtulungan sa Bureau of Customs na masawata po ang smuggling, dahil alam po niya na talagang isa po ito sa nakaka-apekto sa una sa presyuhan, pangalawa problema sa food safety, at ang pangatlo, yung kompetensya sa ating po mga lokal na mga magsasaka, and of course yung kapakanan ng ating mga mamimili po in general. Opo. Sige po. And may tanong lang po si Chacha, ASEC. I hope you don't mind. Ano po, kung mamarapatin po ninyo. Yes po, ASEC. Yun pong balita ng good overseas. Good morning, Chacha. Good morning po, ASEC Ardell. Yun pong balita ng oversupply ng onion dyan po sa Nueva Ecija. Kamusta na po? Ano na po ang update doon? Nakapaghatid na po ba tayo ng tulong dun sa mga farmers na ito? Nakahanap na ba tayo ng solusyon para po dun sa yung iba nga, binibenta daw po ng sobrang mura na lang? Tsa-tsa, una yung ginawa ng ating kalihim sa pakikipag-ugnayan dito sa Philippine Chamber of Agriculture sa panguna ni Mr. Danny Fausto, ay immediately ay nagkaroon ng kasunduan na itigil temporarily yung importation ng onion hanggang buwan ng Mayo, at pwedeng ma-extend hanggang month of July, dahil alam ni Secretary Laurel na pag dumarating yung imported onions ay patuloy na makakaapekto sa presyuhan. Ngayon, noong December, meron pang natira na about 99 tons na supposed to be darating ng December ay umabot dahil nga sa delay ng January. So, nakadagdag din yun sa additional na supply. Pero, yun nga, dahil walang importation, walang SPSIC, so, masisigurado natin na yung nasa merkado ngayon ay yung mga locally produced onion lamang. Paano yung doon sa doon naman sa mga sibuyas ngayon na ina-harvest, ay patuloy tayong nakikipag-ugnayan doon sa ating mga kadiwa centers natin. And at the same time, yung market linkages natin. Meron ng na-link up dito sa Quezon, dito sa tatlong region, sa Southern Luzon, Bicol area hanggang Region 3. So yung ating AMAS, at katuwang yung regional AMAD natin, yung ating Agribusiness and Marketing Assistance Divisions, ay nakikipag-ugnayan na para matulungan sa market linkages itong mga onion farmers natin and association. Okay. Sige po. Isa pa pong issue po lamang, sir. Kasi binabanggit po ni Secretary Laurel nga, no, Chu Laurel, doon sa Malacañang press conference niya, yung kakapusan po ng pera ng gobyerno para nga dito po sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ngayon ho ba meron na informasyon kung magkano na po ang nakalap na pera mula po sa Rice Tariffication Law?
Rice Competitiveness Enhancement Fund para po sa ating rice farmers? Kasamang Ted, noong 2023, ang ginamit natin na pondo ay 22.7 billion na collection noong 2022. Ang 10 billion doon ay automatic na mapupunta doon sa RCEP. Mm-mm. Yung 3 billion sa seeds, 5 billion sa mechanization, mm-mm, and then 1 billion sa pautang ng land bank at DBT, and then 1 billion para sa training through API and other training. Ang excess doon sa 10 billion ay 12.7 billion. Yun yung pinamahagi bilang Rice Farmers Financial Assistance, mm-hmm, na tag-5,000 sa mga magsasaka na hindi tataas sa 2 hektarya ang sinasaka. Ngayong 2024 ay iintayin po natin yung official na datos galing sa Bureau of Customs. Normally, binibigay po sa amin yan mga within first quarter para po malaman kung gaano kalaki yung collection ng 2023. Mm-hmm. At i-request po namin sa DBM yan, yung pondo, mm-hmm, para po magamit naman for 2024 para po sa excess collection lamang. Dahil yun namang 10 billion, automatic ina-appropriate po yan under the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Opo. Nabasa niyo na ho ba ang pinakahuling COA report tungkol po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund? Hindi ko pa po nabasa in full yung report po. Opo. Yes, sir. And bagamat ito po ay bago po makaupo itong Secretary Laurel Chu, binanggit po dito ng COA, sir, ha, na 855,493 na mga sako ng binhi. Ano po, ang hindi na ho nagamit, nasayang na daw po ito. 2,088 na mga makinarya ang nakabilad ngayon sa araw, exposed po sa mga elements at malamang daw po nakalawangin at hindi magagamit dahil din po sa kapabayaan, no? Basically po, sana nga po mabigyan po ito ng pansin ni Secretary kung sa kanya pong turing mahalaga itong bagay na ito. Kung yan po ay 2022 na report, kasi yung COA audit po ay yung ending, nakapagbigay na po ng response. Kung sabihin po yan, ang nag-handle po niyan ay ang ating Philippine Rice Research Institute para po sa inbred seeds, mm-hmm, ay nagkaroon na po sila ng official response sa COA at alam po namin ay nasatisfy po nila yung mga requirements ng COA base po doon sa kanila mga naging finding. Opo. Dahil po may mga ano po yan distribution system. Kung yun po ay para sa inbred seeds po. Well, doon po sa amin nabasa, mukha pong walang satisfaction doon ng COA dahil sa, ano na ho eh, sayang na, hindi na magagamit. Practically po, hindi na magagamit yung binhi. Kasi po, may mga ano naman yan eh. May mga proseso sa pangangalaga, di ba? Mahaba pong usapan yan, pero doon po sa COA report, ay hindi po napakinabangan na. So, doon na lang ho siguro ang paliwanag kung ba't nangyari yon. Pangalawa, dito po sa mga makinarya, ano po, na nakatenga pa rin po. Ito ho, di ba yung Filmec po ito? Filmec po yan. Doon din po sa nakita namin listahan ng mga makinarya, kung ano po yung mga panahon pa po bago si Pinyol and then Pinyol, pare-pareho pa rin po yung mga makinarya na binibili po nila. At ang iba nga po, hindi na ho na-distribute. Ang iba nga po, hindi ho ginagamit ng farmers kasi hindi magagamit . Dito ho ba, meron ho bang gustong pagbabago dito ang Secretary? Opo, yan din yung gusto natin na mga pagbabago na yung dapat po na ipapamahagi ng ating kagawaran. Yung po talagang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Kasi technically speaking po, may mga machinery halimbawa na ang farm po maliliit, ang napapamahagi malaki, mm-hmm, o kaya ta ang kailangan po nila ay malalaki, ang napapamahagi po. Kumbaga yung appropriateness po ng ating machinery ay kailangan po talagang tignan yan. Tinitingnan niya ng ating kalihim. Kukunin po namin certain yung report ng COA at yung naging response ng PhilRice and PhilMec on this. Perhaps
sa susunod po na araw, pwede po natin pag-usapan ulit. Eh, salamat po na marami. At muli po, bukas pong aming programa, timpilan ha, para po kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., para po sana nga siya mismo ang ating makapanayam dahil wala na pong ibang tao pa na makapagbibigay po ng magandang paliwanag sa programa po ng kagawaran kundi mismo yung Secretary. Tama po. At nabanggit ko na rin naman po sa kanya, Sir. O, salamat po. Sana ho mapagbigyan po kami. Thank you po, Asek Dimesta, sa inyo pong panahon sa aming programa. Maraming salamat din po, kasamang Ted. At mabuhay po kayo. Magandang umaga. Thank you. Si spokesperson Arnel Dimesta po ng Agriculture Department. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.